Good morning, guys! 6 o'clock pa lang. Papasundo na kami. Morning! Oh. Hello. Look at the camera, baby. Look at here. Hugo. Hey. Thanks pala sa nag-DM sa akin. Ito nga yung nahanap ko. Iniwanan ako ng plastic ni Kuya, tsaka maraming waybill para mapadali ang buhay. Ligo na ako. Ligo na ang aming bebe. Sabi ni Mama, ito pala yung mga classic na duyan sa mga bahay-bahay daw dati sinauna, kumot. Ngayon, tingin daw si Daydag sa Tagaytay ng pang duyan talaga, yung may, yung presko. Hey, baby, how are you? How's my baby boy? Ha? Huh? How's my baby boy? Bait to, di ba? Bait lang niya. Ano kaya? Saan kaya ako? Ang linis na ng eyes niya. Wala nang muta, oh. Yung left, ay yung sa right niya, hindi na masyadong muta. Yung left na lang. Hey! So, yung food namin ngayon, nagpa-deliver kami today. Nakalimutan ko yung pump ko. Ayan, sakit ng breast ko kanina. Ayan, nakapag-manual ako. Ayan, 60 ml. Mapupuno ko pa sana kaya si Hugo nagising. Kaya okay na to, para later. Nakakatuwa, ang lakas, ang bilis lumaki, oh. Okay, tulog na tulog ang baby, yung paa niya, para okay na yun. Diba? Kung makapost siya, o okay, gano'n. Let's do it! Nakuha, taba ng legs. Bahay na kami, grabe, super lakas na. Walang dapat punta kaming Save More kasi paubos na yung natal ako. Kaya lang, sobrang lakas na ulan, hindi na kinaya kasi may kasama kami yung baby. Tsaka mahirap na magkasakit sa aming dalawa. Kaya malaking tulong yung vitamin C. Thank you so much, Tita Connie, sa It's All Girly Cosmetics na shop. Doon lang merong ano, Puritan's Pride na vitamin C 1,000 mg. Maganda siya, promise. As in, effective talaga siya. Ang dalawa, nagbabanding doon. Hey, how are you, everyone? It's time for me to be a dad. And Hugo is here. Look at him. He's so cutie. Such a cutie boy. Nag-uot sense kasi ang taba-taba na rin talaga. Anyway, thank you ulit. Thank you so much sa nagpadala sa akin ng link kung saan ako may kita yung gantong eyewear na nakita ko last time sa bazaar. Inaantay ko na rin reply nila o order ako doon kasi maganda siya. Pang alis or pag wala kang makeup, okay siya. Tsaka pwede siyang palagyan ng diyan may astigmatism ako, so pwede ko siyang palagyan ang pang-astigmatism. Ayun, tapos, ano pa ba? Ano yun? Nanginginig ba siya? Hugo, look ko. Oh, chubby-chubby. Pasintabi po. Hi, baby. Hi, kasi sa family, hey. Oh. Hiyo. Hiyo. Eh? Hi. Tawag dito. Yun, tapos hindi ko pa nakukuha yung stocks ng cream and toner ko kasi wala akong tulog. Di ko yung na-expect kanina na 2 days nang hindi okay talaga. 2 days nang 4 a.m. onwards kasi si Hugo, unlike before, ganung oras tulog na tulog siya. Kaya, syempre, wala naman akong choice, so sinasabay ako yung pagising. Hindi man pwedeng, ang hirap ng siya gising, ako tulog kasi ang likot-likot niya, galaw ng kamay, paa, etc. Kailangan talaga kausapin mo siya, pansinin mo siya, pag hindi talaga magwawala siya. So, wala akong choice. Kaya kanina, after ko mag-breakfast, natulog kami ni Hugo, tinabi ko na siya para kami dalawa makatulog. Wait lang, guys, ha. Ayan, guys. End ko na yung vlog siguro kasi kailangan ko na magpahinga. Kailangan ko na ng energy. Dahil mamaya tulog to. Ngayon tulog to. Pero mamaya gigising yan siguro mga after 2 hours. Tapos siguro kung matutulog siya ulit, depende. Kung matulog man siya, as in, gigising talaga siya 4:30. 4 or 4:30 onwards. Tapos, late na ulit. Grabe lang. Ganun pala talaga, no? Talagang maiba-iba talaga. Pero sabi nila, after 3 months daw, sabi lang nga, na maiba na daw talaga yung routine nito. Maayos na yung tulog niya or kung ano man. Pero enjoyin ko to.
dahil minsan lang to. Tsaka bilis niya naman, super ilang one month pa lang, ang taba-taba na niya. What more pag sa mga ilang araw pa, for sure, mas matlaba na siya. Mas ambilis sila lumaki, di ba? Kaya talaga, everyday, pinipicturean ko siya. Everyday, sinusulit ko talaga araw, every time na magpapa-breast milk ako, papa-daddy ako, pa-breast milk, papa-breastfeeding ako. I-treasure ko talaga, alam yung ganong feeling. Tapos yung katabi siya sa akin, na matutulog kami pareho habang dumidede siya, nasa makatulog na lang kami, ganyan. Talagang sinusulit ko yung moment na ganyan, lalo pag nakayakap siya. Kasi diba, totoo nga yung pagnanay ka, konting galaw lang nila, konting mga ingay lang nila, or galaw, magigising at magigising ka kahit gano'ng kalalim yung tulog mo. Imagine nyo ha, pagod ka, wala ka masyadong tulog, pero konting galaw lang nila, ramdam na ramdam mo. Ewan ko, ba't ganun? Sabi ni mama, instinct daw talaga yun ng mga nanay. Ganun daw talaga. Kaya nakakatuwa. Nakakatuwa, totoo pala yun. Kasi mas naisipin mo, no, puyat ka, pagod, pero pag natulog na, konting galaw lang niya, parang alert na alert ka talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga na-discover kong ganun. Tsaka pasalamat ako kasi dyan si mama. Dahil minsan, or madalas, siya nagpapakalma pag gusto ko matulog, or magpahinga. Si mama muna nag-hele and kung ano man. Talagang sabi nga nila, pag may mga family, lalo na kung dyan yung nanay mo na willing or mga naggusto mag-help sa'yo, huwag mo daw tatanggihan kasi malaking bagay talaga. Totoo nga. Si AJ, kala ko babalik na, kaya sabi ko babalik na ako sa business ko. Kaya ngayon, nadidelay yung mga stocks ko kasi akala ko babalik na siya. Yung pala sa katapusan pa daw. Kaya hindi ko makuha yung agad yung mga stock ng lotion and creams, pero yung soap on hand ako. Yun nga lang, kaya kampante ako last time. Tsaka nagka-problema sa supplier na dali yung pag-deliver sa akin. Maglaw-galaw na siya. Ayun, wait lang, babalik rin ko lang muna siya, guys, ha. Pero sige, end ko na lang vlog bukas na lang. Thank you so much for watching, guys, and God bless.